So, magandang umaga sa inyo mga boss. Welcome back na naman sa channel natin. Kung makikita nyo, meron tayo ditong analog multi-tester. So, mag-i-install tayo dito ng... So, itong analog tester na to, ito yung merong continuity at meron siyang buzzer. So, ayan, may buzzer siya tsaka meron siyang continuity. So, hindi mo na magagamit itong mga range na to. Ang magagamit nyo lang dito is yung buzzer at yung continuity. So, nilagyan ko na siya ng mga wire. So, ayan o, makikita nyo. Ayan, 9 volts yung supply niya yan. Ito naman, ibig sabihin ng PR, ano yan yung probe. Dito ya ano yung test probe natin. Ito namang isa, meron kayong makikita dito na letter B tsaka U, volt unit yan. Dito yung pinaka meter nya. So gagamitin natin yung meter nito tsaka yung probe nito. Tapos yung battery, may option tayo sa battery. Pwede natin ilagyan dito ng DC jack para susupplyan natin siya, o pwede ring lagyan natin siya ng battery sa loob ng 9 volts battery. Magandang gamitin to kasi ayon sa description niya, ang kaya niyang itest is yung electrolytic capacitor tsaka mylar capacitor na naka-in circuit sa board. Kaya maganda siyang gamitin. Hindi katulad ng ibang electrolytic lang yung kayang i-test. Pero ito, pati mylar, kaya niyang i-test. So, install ko siya dito. Ako sa inyo kung paano ko siya ikakabit. So, ito yung loob ng ating analog tester. Bali, ito yung ilaw, yung kulay blue na yan. Dito siya nakatap. Yan. Diyan siya naka-install sa dalawang butas na yan. Tinanggal ko lang siya. Inilagay ko lang siya dito sa may buzzer. Ayan o. Hindi ko lang kung nakikita niya. Meron siyang buzzer. Doon ko siya itinap. Dito kasi nakatap yun doon. Tsaka doon sa isang ano. Itinap ko siya. Para pag tumunog yung buzzer, ibig sabihin short. Tapos iilaw itong ano. Pag may shorted yung capacitor na itetest mo, iilaw siya pati magbabas. So dito natin lalagay ito. Yan. Yan siya naka-install. Ito yung volt unit niya. So dito natin siya ikakabit yung volt unit. Ito. Ayan, dyan. Tapos, ito naman yung battery na pwede mag-install ka rito ng DC jack. Ito yung 9 volts battery. Ito naman yung probe. So, ang gagawin natin dito, isihinang lang natin dito. Ayan. Pwede rin dito, iatanggalin natin. So, ganun lang yung gagawin ko. So, papakita ko sa inyo mamaya pagka nahinang ko na. Pag naikabit ko na yung bawat wiring. Papakita ko sa inyo. So, tanggalin nyo lang itong knob. Ayan. Tapos, nakaklip lang siya. Yan. Ayan, dito sa ito. Dito, tsaka dito, tsaka ito. Tanggalin nyo lang yan. So, itong dalawang yelong to, ayan yung sa yung meter niya, yung pinaka meter. Tatanggalin natin yan. Kasi balik nyo na pag natanggal nyo. So, ito, itong yelong to, itong dalawa to sa 9 volts na battery, tanggalin nyo na itong dalawang wire na to. Pero pwede rin namang hindi nyo tanggalin. Kasi hindi naman dito didikit itong ikakabit natin. Hindi naman siya maapektuhan. Pwede yung huwag nyo na rin siyang tanggalin. Ito na lang yung gagamitin natin ng wire. Dito.
So ayan, naikabit ko na siya. So ito yung meter niya. Doon ko inilagay sa volt unit. Ito naman yung probe. Dito ko siya inilagay. So ayan. Hininang ko dito sa mismong kabitan ng probe yung isa. Tapos yung isa, dito ko na lang siya inano sa buzzer. Kasi ayan, sa may paan ng buzzer, diyan ko siya ikinabit. Kasi nga ayan, nakakonect naman siya. Kung susundan nyo yan, ayan dyan, ito. Nakakonect naman siya dyan, papunta doon sa kabilang terminal. Kaya doon ko na lang siya kinonect para medyo malapit lang. Tapos itong isa dito. So, ayan. So, ang kulang na lang ito is yung battery. Nilagyan ko na rin siya ng, ano, nilagyan ko na siya ng glue stick. Tsaka dito, glue stick, para hindi siya gumalaw. Ah, hindi siya matanggal. So, lagyan ko lang siya ng, hindi ko alam kung battery ang ilalagay ko o DC jack. Stop. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung update ko. So, bali, ito yung gagamitin ko na pang supply muna dito, 9 volts. So, ito yung 18650 na battery na lithium ion. Tapos, kinabitan ko siya ng yung charging module tsaka nilagyan ko siya ng boost converter. So tinest ko na siya, 9 volts na yung output niya. So papakita ko sa inyo na 9 volts na yung output. So ayan, 9 volts, 9.2 volts, nilampasan ko siya ng konti. Ito sana yung bala kong ilagay. Kaso masyadong malaki yung battery. Siguro maghahanap ako ng battering maliit para magkasya doon. O kaya lalagyan ko na lang siya ng DC jack para wala nang mga ganito. Adapter na lang. Pero bahala na kung ano yung magiging plano. Sa ngayon, maipakita ko lang sa inyo na gumagana. So ikabit ko lang yung out niya dun sa dalawang wire. Ito naman yung negative. So ayan, kung makikita nyo, ito yung trimmer, ito yung zero adjustment. Pag i-adjust mo siya sa zero, ito yung pipihitin mo. Kapag pinagdikit ko to, nagbabuzzer siya tsaka umiilaw. Ibig sabihin shorted. So adjust ko lang yung zero. I-adjust natin ang zero adjust. Konti pa. So ayan, sakto na siya. So ito, testingin natin ang value niya is 1000 microfarad by 16. Zero siya. Mga boss, kung halimbawang shorted yung inyong capacitor, iilaw siya yung naka-steady yung ilaw niya, tapos yung buzzer niya naka-steady din. Ito kasi kumukurap lang yung ilaw. Meron ditong yan, medyo sira na to tong capacitor na to. So
testingin natin. Kasi pag 100 microfarad, dapat 'yan nasa 0. Sa 0 dapat siya. Ang layo, 'di ba? Kukuha ako ng 100 microfarad na nasa may 0 ang ano kapag good. So ito yung sira kanina. Ayun, nasira kanina. Ito naman, meron tayo ditong 50 volts nga lang siya, pero 100 microfarad. Pag 100 microfarad, dapat nasa 0 siya. Andun dapat siya sa 0. So testingin natin 'to. Pag short niyo muna. So 'di ba? Ayun oh, nasa may ano siya. Malapit na siya sa 0. 0.2. 0.2.4. Nasa 0.4 siya. So ito naman yung sira. 'Di ba ang layo? So pag na-trace niyo na ganyan sa board, kailangan niyo na siyang palitan. Basta kailangan pag mga 100 nandoon na sa may 0 na 'yon. So ito yung gagawin kong battery dun sa ating ESR. So ito battery to. Itong kulay green na to, binalutan ko siya ng electric tape. Dito siya galing. Ito yung mga Bluetooth na speak, yung Bluetooth na earphone. Yung isa ng tenga lang. Ito yon. Tinanggal ko yung battery niya, sinukot ko yung voltage niya. 4.1 volts yung ano niya. So diyan ko inilagay yung positive dito sa B1, ay B+, saka natin yung B-. Tapos yung output niya ito. So dito ko siya ilalagay yung buck converter, yung input. So ayan, bali ganyan yung itsura niya. So maliit lang siya. So kasyang kasya din sa ating ano. So ayan, bigyan ko lang kayo ng idea na yung battery na ano, para din siyang lithium ion na 3.7. Ang maximum ay 4.1. So ito, naikabit ko na siya. Yung battery'ng 18650, tinanggal ko siya. Ito ang pinalit ko, yung battery ng Bluetooth earphone. Ito na yung kinabit ko kasi hindi siya kasya yung battery'ng 18650. Tapos pinaghiwalay ko na rin, 'di ba, pinagsaklob po tong boost converter dito sa charging module. Pinagdikit ko, pero hindi rin kasya, kaya hiniwalay ko na lang yung boost converter. Dito ko na lang inilagay sa ibabaw. Nilagyan ko na lang siya ng electric tape para hindi dumikit dito kung hindi mag-short. So tapos nilagyan ko rin siya ng on-off switch. Dito siya nakakonect sa output ng charging module. Kasi kung dito ako maglalagay ng sa output ng boost converter ng switch, baka ma-drain yung battery kasi gumagana tong circuit na to. So kaya dito ko siya inilagay sa mismong output ng charging module. Ayan. Tapos yung wire dito kanina, yung sabi kong hindi ko puputulin, so pinutol ko. Kasi nga ang ginawa ko dun sa wire, yung trimmer na adjustable dito, tinanggal ko na. Tapos yung wire nung na yellow dito kanina, yung nasa 9 volts, kinabit ko doon. Tapos etong potentiometer ng tester mismo, doon ko ikinabit. Pero bago ko ikinabit yung linya ng trimmers dito sa potentiometer, kinat ko muna yung linya doon sa loob. Kinat ko ng cutter yung linya ng potentiometer, yung tatlong linya niya kinat ko, para wala na siyang yung potentiometer dito, wala na siyang connection dito sa mismong board. Kaya ikinat ko lang siya, yung tatlong paa ng trimmer,
ang potentiometer, tapos itinap ko dito para pag mag-a-adjust ka ng zero dito, kasi ang hirap mag-adjust ng zero dito kapag ano, kaya dito ko na siya ano, para ito na yung gagamitin yung adjustment. Bali hindi mo na magagamit yung mismong range nito, itong mga range nito, hindi mag, ito lang magagamit mo, buzzer tsaka yung ESR switch, ay yung ESR meter lang ang magagamit mo. Tsaka pala nilagyan ko siya ng ano, capacitor, electrolytic capacitor. Ang value ng nilagay ko dito 330 microfarad by 25 volts, pero dapat 16 volts ang nakalagay kasi para hindi siya magalaw yung, kaya kung mapapansin nyo, diba, smooth na yung pointer niya, yung galaw ng pointer niya, smooth na siya, hindi siya katulad kanina na mabilis yung paggano niya, parang lampas-lampas pa. So ito, hindi na siya ganun kalalala. Oh, diba? Nag-smooth na siya nung nilagyan siya ng ano, capacitor dun sa mismong meter niya. So ngayon test natin. So ang value nito is 1 microfarad. Ayan. 1 microfarad siya. So para matest nyo, ganyan. Ayan o. Tapos tandaan nyo siya kung saan tumigil. Ilista nyo. Lagay nyo 1 microfarad, tapos kung saan tumapat, ilista nyo. Para at least alam nyo, kapag ang tinest nyo is 1 microfarad, dapat nandun siya kasi good tong capacitor na to. Kasi bago to. Kaya pag tumapat to, ibig sabihin good. Ngayon, kung lumampas na ng konti, medyo okay pa yun. Kasi kapag sira tong 1 microfarad, mga andito na yan. Kapag sira na. So, ganun yung gawin nyo. Tulad nito. Yan ba yun? Ito. 100 microfarad. Yung kanyang tinest natin. 0.2. Ano pala siya? 0.2. Hindi pala siya 0.4. 0.2 siya. Dapat, yun. Tandaan nyo, ilista nyo. Basta pag mga 100, andun na yung malapit sa 0. Kasi yung sira kanina, andun sa may 5, diba? Pag 220 microfarad, tingnan kung 0 na siya. So, yun. No? 0 na siya pag 220 microfarad. So, ganun lang gawin nyo. Tapos, ilista nyo na lang para meron kayong reference kung saan ba yung good. Pero kung konti lang ang diferensya, medyo good pa yon. Pag mga point lang yung diferensya. Pero kung sabihin mong ang diferensya medyo malaki na, sira na yon. So, ganun lang yung ginawa ko. Ayan. Tapos, rechargeable siya. Pag lowbat siya, pwede mo siyang i-charge. Pero, hindi naman siya nalolowbat. Basta, wag mo lang kakalimutang i-switch off. Kailangan, naka-switch off siya. Kasi, pag naka-on siya, madedrain talaga siya ng boost converter natin. Kaya, dapat, bantayan nyo dito. Wag nyo kakalimutan na i-off. Eto, itong battering to, para yan sa yung ilaw sa buzzer tsaka yung sa ilaw. So ganun lang mga boss. Madali lang. Murang halaga lang yung nagastos ko dito. So sana sa video ng to is nakatulong sa inyo. Sana nakakuha kayo ng idea sa mga inspiring na technician, sa mga newbie. So dapat meron kayong ESR para mapadali yung pag-troubleshoot nyo ng mga electrolytic. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat, mga boss.